ulitin nyo ng isang beses. Ganon. At kapag may lalabas na light indicator ng inyong cruise control dito, ibig sabihin yan mga kabady, nandito lang yun. Ibig sabihin yan mga kabady, naka-engage na ang inyong cruise control. Good morning buddy and hello sa lahat. Welcome sa GAdz TV. Well mga kabady, ang ating topic ngayon ay tungkol sa cruise control ng Howo truck. At kung gusto mong malaman mga kabady, make sure na tapusin mo ang video na ito hanggang dulo, dahil mayroon pa po akong mga tips na ibibigay sa inyo tungkol dito sa Howo truck. Well mga kabady, umpisahan na po natin. At kung bago ka lang mga kabady sa ating YouTube channel, please like, comment, and share this video mga kabady. And also subscribe. Hit the notification bell para maging updated ka at mauuna ka sa mga video na ating gagawin katulad nito. At makakatulong ka po sa akin. Yun na nga mga kabady, umpisahan na po natin. Ano ba ang cruise control ng Howo truck o sa mga sasakyan? At paano ba ito gamitin mga kabady? Well, ituturo ko sa inyo. Uunahin natin dito mga kabady. Ang cruise control ay isang tampok na makakatulong na mabawasan ang nararamdaman ng mga driver ng pagkapagod habang nagmamaneho ng isang malayong distansya. Ginagaya ng system ang paraan ng pagmamaneho ng mga driver ng tao, ngunit sa halip na pindutin ang accelerator o pedal, gumagamit ito ng isang actuator upang makontrol ang throttle at tulungan ang inyong sasakyan na magpatuloy sa paglalakbay sa parehong bilis. Yun nga mga kabady, nakakatulong po sa ating mga driver na mabawas-bawasan ang ating pagod. Well mga kabady, paano ba natin gamitin yun? Tara, ituturo ko sa inyo. Ito ang cruise control ng Howo truck mga kabady. Paano ba natin gamitin yan? Well, ipapaliwanag ko muna sa inyo. Ang cruise control ng ating mga sasakyan mga kabady ay nakakonekta sa ating mga silinyador. Nagdepende sa driver, kung ikaw driver, nagdepende sa iyo kung ilang takbo ang gusto mo mga kabady. So ikaw ang nagkukontrol mga kabady. Ang paggamit nito mga kabady ay ganito. Double cancel, kasi yun, yan cruise control na yan. Tapos pag ginano nyo yun, cancel yan mga kabady. Ito mga kabady ha, nakatakbo na kayo at gusto nyo nang gamitin. Double cancel muna at pindutin ninyo ang plus settings. Dito. Pindutin nyo ng isang beses. Ganon. At kapag may lalabas na light indicator ng inyong cruise control dito, ibig sabihin yan mga kabady, nandito lang yun. Ibig sabihin yan mga kabady, naka-engage na ang inyong cruise control. Pwede nyo nang bitawan ang inyong mga silinyador. Kung sana siyang tumatakbo mga kabady. Well, ganito yun. Ang cruise control mga kabady ay magagamit natin kapag nakatakbo na tayo. Well mga kabady, ito ang example ko sa inyo. Ipagpalagay na lang natin mga kabady na walang laman ang truck natin. So nakikita ninyo ito mga kabady, yan ang ating high and low switch. So wala tayong laman, pwede tayong magsisimula sa 6th gear o primera high. Angat na natin itong ganyang high and low switch at magsimula tayo ng takbo ng 6th o primera high. Well, example lang naman ito mga kabady. Wala tayong laman. Nasa patag lang tayo. Ayan. Tapos simulan na tayo ng takbo. Nasa 6 tayo mga kabady ha. Ngeng. Pasok natin sa 7. O segunda high. Ngeng. Tercera high. Ngeng. Cuarta macha high. Ngeng. Quinta high. O 10 gear na tayo mga kabady. Ngayon, kung gusto natin magpatakbo mga kabady ng 40 o di kaya 60 o di kaya 50 o di kaya 70 o 80, depende sa inyo yan mga kabady. Ipagpalagay na lang natin na tatakbo tayo ng 40. Gusto natin mapirmaminti ang 40 mga kabady. So ganito yun.
Kapag gusto na natin, di ba nakakambyo na tayo ng 10 gear at gusto natin ang takbo niya lagi ay 40. Depende sa inyo yan mga kabady kung saan ninyo gusto ang takbo. O kung gusto nyong 60, pwede. Example natin mga kabady ay 40. So well mga kabady, ito na. Di ba nakakambyo na tayo ng 10 gear. So ano na tayo na silinyador. Ayan. Napaka na natin yung silinyador. Tapos gusto nating patakbuhin siya ng 40. Pagpindot nyo mga kabady, tingnan nyo ang takbo ninyo o ganan. Tapos pagdating sa 40 o lumagpas mang konti, arihan natin konti yung silinyador hanggat mainsakto ang 40. So depende sa inyo yan mga kabady kung anong takbo ang gusto ninyo. So kapag naka-steady ito mga kabady, naka-steady ito sa 40, i-steady na ninyo yung inyong mga silinyador. Gusto natin gamitin ang cruise control para nasa 40 lang ang takbo niya, ay ganito na ang gagawin ninyo mga kabady. Yung tinuro ko sa inyo kanina, double cancel, 1, 2, at pindutin ninyo ang plus settings ng isang beses. At once may nakita na kayo rito, sinabi ko na kanina na light indicator ng cruise control ninyo, ibig sabihin naka-engage na yan at naka-steady na yan sa 40. Pwede nyo nang bitawan ang silinyador. Naka-seating na yan ng 40. Kahit bitawan nyo na ang silinyador ninyo, tumatakbo ang inyong truck sa 40 dahil dyan ninyo siniting. So, ito mga kabady. At kapag nahihinaan lang tayo sa takbo, pwede nating palakasan ang kanyang takbo. Pindutin nyo lang ang plus. Ayan. Magdagdag ang lakas ng kanyang RPM, syempre, at nadagdagan ang takbo ng inyong mga truck. Lalo na kung isagad ninyo, lagi ninyo pinupinduto, ang kilometers per hour ninyo, tatakbo na yan dito hanggang 80 kung sasagarin ninyo mga kabady. At kung sakaling gusto nyong bawasan ang takbo niya mga kabady, dito sa minus settings. Pag pinindot ninyo yan, mababawasan ang kanyang takbo at ang kanyang RPM. Dahil ang cruise control mga kabady ay naka-attach dito sa kanyang RPM. Kung gusto nyo nang pahinaan ang takbo, ganun ka lang, minus settings. At kung sakali mga kabady na i-cancel ninyo o patayin ninyo ang inyong cruise control mga kabady, ay i-cancel nyo lang. Automatic na yon na mamamatay ang cruise control ninyo at kayo na ang magdadala ng silinyador. Dagdag pa niyan mga kabady ang pagpatay o pag-cancel ng cruise control ninyo, kapag kayo'y umapak ng brake, automatic po mamamatay ang cruise control ninyo. At sa clutch, kapag apakan ninyo ang clutch, automatic rin mamamatay ang cruise control ninyo. Well mga kabady, kung gusto nyo lang i-resume yung siniting nyo kanina, yung 40 ang takbo, pindutin nyo lang ulit ito. Mag-resume na yon ang takbo ninyong 40 at may makikita na naman kayong light indicator na nandito. Ang paggamit ng cruise control mga kabady ay nagdidepende din sa mga driver. So iba-iba. Pwede rin na diretso lang sila dito. Kung gusto na nilang gamitin ito, pwede rin siya magpindot diretso dito sa seating plus. Automatic na rin yan. May lalabas na light indicator at pirmaminti na yung takbo ninyo kung saan gusto ninyong takbo. Well mga kabady, ang tips na ibibigay ko po sa inyo ay ito. Ang gear po natin o yung cambio natin mga kabady ay may kanya-kanyang takbo. Katulad nito. Once na nakapatakbo na tayo ng 8 o yung 3-0 high niya, yung 8 gear na tayo, nakapatakbo na tayo niyan, ang takbo niyan mga kabady ay 40. At kapag nakapasok ang cambio natin ng 9 gear, ang takbo niyan mga kabady ay 60. At kapag nakakambyo yan ng 10 gear o sa 10, ang takbo niya mga kabady ay 80. Well, kung hindi natin gagamitan ng cruise control,
tayo ang gumamit ng silinyador. Pero kung gamitan natin ng cruise control na permanenteng tatakbo siya ng 80, gawin ninyo ang tinuro ko. Double cancel and plus settings. At kung naka-engage, merong light indicator na lalabas dito. Permanente ng 80 ang takbo ninyo kahit hindi na kayo umapak ng silinyador. At ito ang example niya, mga kabady. Kapag nag-engage na ang inyong cruise control, ay may meron kayong makikita na light indicator ng cruise control ninyo dito, katulad nito. Ayan, mga kabady, pasensya na po kayo dahil malikot po ang ating video dahil nag-drive po tayo. At kung gusto nyong dagdagan ang takbo niya, mga kabady, pindutin nyo lang ang plus control o yung setting niya. At kung gusto nyong pahinaan, yung minus settings niya. At dagdag ko rin, mga kabady, ang paggamit natin ng cruise control ng whole truck o kahit anong truck pa yan, mga kabady, ay doon sa highway. Walang traffic at dire-diretso ang inyong takbo. Hindi mo magagamit ang cruise control kapag traffic. Kasi lagi kang gumagamit ng brake, lagi kang gumagamit ng clutch, automatic po yun mamamatay ang inyong mga cruise control. Kaya ang paggamit ng cruise control doon sa mga katulad ng expressway na walang traffic, mabilis, takbo ninyo. Doon pwede ninyong gamitin ang cruise control ng inyong mga truck. Well, mga kabady, at sana nakatulong na naman yan sa inyo, mga kabady. At sana, mga kabady, tulungan din ninyo ako. Please lang, mga kabady, i-like mo ang video at mag-comment po kayo dyan, mga kabady. At syempre, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, please subscribe. Malaking tulong na po yan sa akin, mga kabady. Hanggang dito na lang. At huwag po nating kalimutan na kapag tayo magbabiyahe, huwag makalimot tumawag doon. God first, mga kabady. Bye-bye at see you sa next video po natin. Check the mic and make sure it sound right, boys.